guys, kinolekta ko lahat ng mga products na hindi ko bet na tinry ko talaga yung best ko para gumana sa akin, maging effective sa akin, pero talagang hindi. So, gagawin natin ngayon is full face na mga products na hindi ko bet. So, disclaimer guys, hindi ko to gagawin tong video na to para siraan yung brand, para siraan tong mga products na to. Talagang hindi lang talaga siya naging effective sa akin. Imbis na gumawa ako ng beauty on favorites, gawin ko na lang siyang parang habang ina-apply ko siya sa face ko, i-explain ko sa inyo kung bakit and para makita niyo na rin kung bakit ba hindi ko sila nagustuhan. Kaya ako gagawin tong video na to is para ma-explain kong mabuti, para makita niyo yung dahilan kung bakit hindi ko bet itong mga makeup products na to. In any way, hindi ko sinisiraan yung brand kasi meron namang mga products yung certain brand na mababanggit ko ngayon na okay naman talaga, na actually kasama sa favorites ko. May mga certain products din na hindi talaga effective sa akin. And baka may makita kayo dito na lagi niyong ginagamit, na favorite nyo. Disclaimer lang guys, hindi lahat ng okay sa akin is okay sa inyo at hindi rin lahat ng okay sa inyo ay magiging okay sa akin. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga hindi nag-work talaga. Yung mga iba dito nagawan ko ng first impression review. Let's do this. Okay, mag-start muna tayo sa primer. First primer na nasubukan ko. I'm sorry, pero grabe talaga to. Hindi ko alam kung bakit nila ginawang primer. Bobbi Cosmetics Dare to Bear Mattifying Face Primer. Hindi ko alam kung saan siya. Saan ka ba gawa? Wala nakalagay actually. May box ba to? Hindi ko maalala kung mayroon siyang box. Walang nakalagay na ingredients dito. For best results, use with other Bobbi Cosmetics makeup products. Diba kasama to sa first impression review ko? Tinry ko rin siya using ibang products. Kahit hindi Bobbi Cosmetics, pero talagang kakaiba siya. So, umpisa, parang, ooh, velvety. Okay, pag nilagay mo na sa face, okay, it feels nice, smooth sa skin, pero after a while, dun mo mapapansin, teka, bakit may naiiwan sa daliri ko? Meron talaga something na naiiwan. Para siyang mantika na sticky-icky. And usually, kapag nagpa-primer ako, wala akong na-feel na ganun. Tapos wala akong nakikita sa kanyang difference. Na-minimize ba niya yung pores ko? I don't think so. Yung cup niya. Ang cup kasi para matakpan talaga siya, di ba? Spout dito para hindi madumihan. Naintindihan ko na yung cup na to para hindi rin siya mapindot, basta-basta. Pero nakalabas yung spout. Hindi ba mapapasukan to ng bacteria? Sana man lang, di ba? Feeling ko masyado akong magiging nega, pero I will try my best na maging hindi harsh yung gagamitin kong mga words, pero I will try my best. Next one is yung foundation. This is the Cover Amazing Super Fit Found Stick ng Holika. Meron akong favorite from Holika. Water Drop Tint Foundation yata. Parang ganun yung pangalan niya. Pero itong Found Stick, wait lang. Apply muna natin para makita nyo. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari, ano yung ginagawa niya sa face ko. May nakikita ba kayong pagbabago? Yung foam stick talaga, lalo na kapag hindi ganun kagandaan, talagang nakaka-emphasize siya ng visible pores. Ang liit nung brush, ang hirap niyang i-blend. Although maganda sa mga ilalim, gilid-gilid. Parang walang nangyayari sa skin ko. Alam niyo yun? Kanina pa ako lagay, apply, tapos blend. Wala akong nakikita ang nangyayaring pagbabago. Yung amoy niya parang ang weird ng amoy. Hindi ko ma-explain kung paan. Parang pag pumasok ka sa banyo na hindi nagamit ng matagal, meron siyang konting panghis sa kanya. Hindi ko alam. Expired na ba to? Matagal pa, 2019 pa siya. Pero alam niyo, kanina pa ako dito, wala talaga, ba? Diba? Hindi pa kinukuha lang nung brush yung product. Pero in fairness sa kanya, walang lagkit. Dark pa nga siya sa akin, oo. Normally, makikita kagad, di ba? Pero, hindi siya lumalabas. Ang pangalan niya, guys, Cover Amazing. IPKN New York. Sa pagkakaalala ko, parang ito yung my lamp effect. Lamp effect powder for jewel face. O, saan ka pa? Lamp effect. Hindi ko mag-gets bakit may glitters to. Kasi na magpa-powder ng may glitters. Parang ano ba? Anong klaseng look ba yung gagawin ko? Oh my God, nakikita niyo yan? Sana nakikita niyo? Oh, yun yung glitters. Oh,
Oh, diba? Lamp effect talaga. Tapos yung glitters niya, ibang klase. Parang yung sa buhangin. Parang kung nasabuya ng buhangin talaga sa face. Maganda sana yung powder niya eh. Yun nga lang yung glitters. Pass. Lalo na sa kagaya ko. Oily skin. Ako, pass ako dyan. Moving on sa kilay. Okay, kilay. Ready ka na bang maging green ulit? Bobbi Cosmetics. Hashtag fillers 2-in-1 brow cara. So, ito yung ginamit ko nung nakaraan na nag-green yung kilay ko na nakakaloka. Dito sa kabilang side, ito yung tattoo pen. And then dito sa other side, ito yung mascara. So, syempre, magsisimula muna tayo dun sa pen. I will try my best na i-drawing kunwari yung aking kilay, ha? So, parang i-imitate ko yung aking stranding. Hindi naman ako colorblind, pero talagang green talaga siya sa paningin ko. Green talaga siya. Maganda sana yung pen niya, ano? Kung maganda lang yung kulay nito, pwede mo siyang gamitin dun sa mga patchy areas. Kunwari may peklat ka dito, pwede mo siyang pan-drawing, oh. Pero kung trip mo yung mga green na kilay, why not, diba? Kukuha lang ako ng spoolie para, ito, meron pala ako dito. Ayusin natin ng konti. Guys, ano sa tingin nyo? Baka colorblind na ako, pero greenish talaga siya sa paningin ko. Okay, so try naman natin yung brow mascara kasi hindi ko rin nagustuhan yung brow mascara nito. Sobrang lagkit. Dito pa lang sa one niya, kitang-kita mo na eh, na malagkit siya. Disaster talaga to, guys. Ngayon ko lang uli naalala kung gaano siya kalala talaga. Tingnan nyo, nagbumubo siya sa kilay! Ano na, bes? Ano na nangyari? Wait lang, tanggalin ko yung lagpas kasi baka sabihin nyo naman, minagago ko to, wait lang. In talaga, makagamit na to ah. Magmumukha talaga makapal yung kilay mo dito, pero ibang level ng kapal. Tingnan nyo. Okay, next one, meron ako dito ang eyeshadow from Bobbi Cosmetics ulit. Okay, ito yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan na. Yeah, so umpisa parang, oh, ang ganda. Ito lang yung nagaganyan sa daliri ko. As in, tingnan nyo yung chunk ng powder. I mean, seryoso. Para siyang baby powder na nilagyan ng tubig, tapos nilagay nila sa pot para sabihin na, ay, pwede na tong eyeshadow. Sana naglagay na lang ako ng pulbo. Daliri pa yung ginagamit ko ah. Sobrang patchy niya sa eyelids. Although, yeah, mura siya, pero dagdag ka na lang ng konti, okay yung essence, single eyeshadow. May single eyeshadow ang Sansan, maganda yun. Ayan yung itsura niya, oh. Okay lang sana sa akin yung eyeshadow na powdery, basta as long as makuha ko yung color niya. Pero yung sobrang powdery, pero wala naman siyang kulay. Yung ginamit ko kanina naked, dun naman tayo sa vintage, okay? Tingnan niyo yung level ng pagka-powdery nito. Ang dami, di ba? May lakad ba kayo? Kasi mukhang matatagalan tayo dito eh. Napupunta na siya sa mata ko, pero hindi pa rin siya kumukulay sa eyelids. Ang tagal, besh! Dagdagan natin ang dark dun sa outer corners. Ang gagamitin ko itong Drama Queen. Ang hirap tuloy kontrolin yung amount na ilalagay mo kasi unpredictable siya eh. Hindi ko alam kung dadamihan ko ba, kaso pag dinamihan ko naman siya, sobrang powdery na. So pag nilagay ko siya dito, bumapasok na sa mata ko sa sobrang, ayan, kumakalat na rin siya dito sa baba. So ganyan, akala nyo, okay. Pero pag binlend natin, girl, sumasabog siya. I'm sorry, Bobbi Cosmetics, pero this is the worst eyeshadow talaga. Tingnan nyo yung lashes ko, oh. Next, doon naman tayo sa eyeliner, yung Careline na eyeliner. Pero in fairness, hindi naman siya ganun ka lala. Okay naman siya. Pero it will take forever bago matuyo. Sa mga hindi naniniwala sa forever, gumamit kayo ng Careline eyeliner. O, diba? Okay naman siya. Black na black. Maganda yung kinilabasan. Kaso, ang tagal nito bago matuyo. Oh, hindi okay lang. Hindi naman ako busy. Nagpapatuyo lang ako ng eyeliner. Ayan ang sinasabi ko. Dumilat ako kagad. Ayan na nangyari. Hindi lang double eyeliner nangyari, naging triple. Okay, iiwanan ko to as is. Okay? I think kasama to dun sa beauty and favorites ko. Sobrang pinapabagsak niya talaga yung aking eyelashes. Parang it defeats the purpose. Ang mascara, ginagamit mo para magmukhang curled, volumized yung lashes. Diba? Para maging flattering yung itsura. Pero ito, binabagsak niya talaga yung eyelashes. Hinihila niya talaga pababa. Okay, so ayan ha.
kita nyo naman, bagong curl yung aking lashes. Pero sa sobrang bigat ng formula nitong, maya-maya lang, nakabagsak na. Ngayon pa lang, ayan na, count 1 to 3, bagsak na uli yung lashes. Ay, hindi ko pala nasama yung concealer. Nakalimutan kong gamitin yung concealer, sayang. Mukhang sinave ko yung sarili ko kasi ang baho nito, bes. Ito yung pinakamabaho talaga na makeup na naamoy ko. Amoy tutuli. Buti na lang, nakalimutan ko siguro. Blessing in disguise. Nakita niyo yung lashes ko, magsak na talaga siya. Tapos kumalat yung mascara dito sa lower lashes. Wait lang. Kaya alam niyo sa mascara, mas okay pa yung sa Maybelline. Kasi mura lang yung Maybelline, pero maganda yung formula ng mascara nila. Eh, hindi mabigat. Tapos sa eyeliner, kung mag-careline kayo na eyeliner, try nyo na lang yung Ever Bilena na all day. Mura lang din siya. Almost the same lang sila ng Careline, ba? Diba? Parang naghahabulan sa presyo yung Careline at saka Ever Bilena. Doon na lang kayo sa Ever Bilena. Mas maganda pa yun. Next one is bronzer. So, ito yung My Couture. Tinry ko talaga siyang gamitin ulit. Tapos, gamitin ko na lang siya pang blot ng oil kasi oil blotting din siya eh. Kaso naman, ang problema ko dito, pag nag-oil up na ako, tapos ginamit ko siyang pang blot, meron siyang mga tiny glitters sa kanya na yung glitters na yon nagta-transfer sa skin. Natanggal mo nga yung oil mo, pero pinalitan mo naman ng glitters para... Feeling ko magiging effective to sa mga fair skin day. As bronzer, hindi ko talaga siya makita sa skin ko. Uy, ngayon nakikita ko siya. Siguro kasi pumuti na ako. Nangyera ka talaga. Ang hirap ilagay ito as bronzer, lalo na kung ayaw mong magalaw yung foundation mo. For sure, magagalaw yung foundation mo dito kasi ikakayad mo siya sa skin eh. Sa blush, okay sana to yung Color Collection Pure Naturals Mineral Blush in Rose Quartz. Pag hindi ka sanay sa ganitong level ng pigmentation, oh my goodness, wait. Wrong brush. Dapat dito, dahan-dahan lang talaga. At saka, konting-konti lang. Tingnan nyo, konti lang yun. Bago pa yung brush ko, bagong laba to. Konting-konti lang yan. Kailangan magaan na magaan yung... Ayan, sobrahan na naman nga. Oh, yung isa, sobrang hindi mo makita yung kulay. Ito naman, sobrang kulay na kulay. Hindi talaga binibigay yung lahat, no? Pero maganda sana siya. Maganda yung kulay niya. Pag nasanay ka sa usual na ginagamit mong blush, tapos lumipat ka dito, tapos nag-apply ka, imposibleng hindi sumobra yung lagay mo. Pustahan pa tayo. Ipupusta ko yung kapitbahay ko. Yung Sleek, guys, pinagkakatiwalaan ko to sa highlight. Ito lang yung highlighter nila na talagang hindi ko alam kung saan ko gagamitin. Maganda siya. Pero tingnan niyo yung mga kulay nito. Highlight na ma-green. Ito medyo ma-purple. Ito ma-puti. Ito ma-pink. Kita niyo ba? Ayan. Saan ko gagamitin to? Kung anong lakad? Para magamit ko tong mga highlight na to. Ito naman medyo ma-green. So, hindi ko talaga alam kung saan ko siya gagamitin. Ito lang yung medyo matino, yung nandito sa taas kasi ito medyo gold to. Ito lang yung magagamit ko for sure, pero the rest, hindi ko talaga alam kung paano ko gagamitin. Gagamitin ko to sa nose. Konti lang. Sabi ko na, ang pink! Hindi to effective. Try natin pang isang lavender. Try natin yung green. Diyos ko, itry ko pa ba? Wag na kaya. Tanggalin ko na kaya. Ano ba yan? Sobra! Okay, tatry ko yung green. Siguro kung a-attend ako ng intergalactic party, pwede itong mga ganitong level ng highlight. Maganda naman yung quality niya. Yun nga lang, hindi ko alam saan, girl. Suggest nga kayo saan ko pwede itong gamitin. Anong klaseng look? My Little Pony na themed party. Pwede to. Ayan o. Kita nyo naman. Sobrang purple. Okay, let's move on sa lips. Ito yung Vice Cosmetics na Smooth Glide Lip Liner. Ito yung ilang beses na putol sa akin. Ito yung isang beses mo palang nagagamit, pero mga ngalahati ka na kagad. Kasi wala kang gagawin dito kundi magtasa ng magtasa. Okay, in fairness, tumibay siya. Hindi na siya naputol, oh. Ayun na. No wonder tinanggal na ng Vice Cosmetics yung lip liner, di ba? Na-realize din nila na pwede naman kahit walang lip liner, eh. Pero in fairness, maganda yung kulay. Yun nga lang talaga, magtatasa ka dito. Ayun na, oh. Hindi ko talaga bet na magsuot ng mga glazeware. Ayan, Avon to. Okay naman tong Avon, pero para sa akin, personal preference, hindi ko lang talaga type na nagsusuot ng glossy.
alam niyo, parang feeling ko, ang lagkit-lagkit ko. Pag nagsasalita ako, parang ang bigat niya sa labi. Gets niyo ba? Hindi ko alam kung ako lang yung nakaka-feel ng ganun. Pero talagang ganun yung nararamdaman ko every time naka-glossy ako ng lipstick. And then lastly, ito guys, yung Flormar na makeup fix spray. Hindi ko talaga magets kung bakit aerosol siya. Pwede naman yung mist, di ba? So para siyang yung mga Dio, Axe, Bench. Di ba may pabango yung Bench dati ganito? Hindi kayo pabango to kasi sobrang yung amoy din niya, ibang klase. Ito na naman tayo. Diyos ko, kinakabahan ako. Ito lang yung setting spray na talagang binibigyan ako ng na nakaka-tense. Parang alam mo yung pagsasakay ka sa roller coaster, mga ganung level. Parang ganun yung mangyayari ngayon. Be nice, please. Grabe, papasok talaga siya sa lamunan. Ang tapang nito, grabe. Para siyang spray net. Parang nakapanood ako dati na parang sikreto ng mga makeup artist yun, na spray net yung ginagamit na pang set ng makeup. Hindi kaya doon nila nakuha yung idea? Kasi mas effective daw yun, parang hindi mahulas yung makeup. Lalo na sa mga nag-show, parang ganun. Pero ayun, anyway, sana na-enjoy niyo tong video na to. I was brutally honest dito sa video na to. And wala akong intention na maging offensive sa kahit sino. Ito lang talaga yung aking honest to goodness thoughts dito sa mga products na to. Ayun lang, maraming salamat guys sa panonood. Kung nagustuhan niyo tong video na to, don't forget to leave a thumbs up. Kung hindi niyo nagustuhan, I'm sorry. I will do better sa susunod na video. I promise. Pero sana kahit pa paano nakatulong pa rin to. Pero feeling ko makakatulong din to sa iba, lalo na kung nakatry na rin kayo nitong product na to and then na-realize nyo, ay hindi lang pala sa akin. Ay hindi lang pala ako. Hindi pala ako nag-iisa. Ganun din pala sa kanya. If you wanna share your thoughts, please feel free to comment down below. Maraming salamat guys. See you again on my next one. Bye!